84 anyos na lolo sa Dagupan City pumanaw dahil sa COVID-19. Samantala, nakapagtala ang lungsod ng 7 panibagong kaso. May ulat si King Guevara. Pumalo na sa 17 ang bilang ng death cases sa lungsod ng Dagupan matapos pumanaw ang 84 anyos na lolo na isang COVID-19 patient sa barangay Lasip Grande kahapon. Ayon sa Health Authority, posibleng dati nang mainindang karamdaman ng pasyente bago patamaan ng COVID-19. Dahil hindi agad nakuha ang resulta, pinaglamayan pa umano ang pasyente. Ang magiging problema natin, let's say yung family, na-expose si family sa kanya, tapos naglalamay sila. So may possibility na merong, hindi natin masabi, baka meron sa kanila talaga yung carrier. 7 panibagong kaso ang naitala sa lungsod kahapon, kabilang ilang frontliner at mga may close contact sa mga naunang nagpositibo sa sakit. Positibo rin ang isang vendor sa magsisay fish market. Ang pagsuot ng mask ang pinaka-importante nating protection contra COVID. Huwag po tayong pasaway, suot natin ng maayos, nakatakip hanggang ilong at hanggang dito sa baba. Upang mas mapalawig ang kaalaman ng ilang individual tungkol sa contact tracing, nagbibigay ng libreng short course ang TESDA para sa mga contact tracer. Libre pong ino-offer to, tapos meron din mga allowance yan per day. And then once na certify ka ng TESDA as a contact tracer, pwede ka na pong pakinabangan ng local government unit tulad ng Dagupan para maging contact tracer. Kasama si Henry Dumincil, King Guevara, Balitang Amianan.